Talaga? Sino naman ang player na yun? Ako to, si Kazul. Si Kazul? Sino ka ba? Pag sinabi ko sa inyong ako ang nagnakaw ng Sword of Truth nyo sa Antokiba, makikilala nyo na ako? Huh? Ha? Yung taong yun! Teka lang, hindi ba siya rin yung nagsabi na kapag sumali ka sa game na to, ibig sabihin baliw ka? Mukhang marami-rami na rin pala kayong card na naiipon, ha? Sa totoo lang, nagulat ako. Lumaki na kayo, kaya halos hindi ko na kayo nakilala. Ano kailangan mo? Magkita tayo ng personal. May sasabihin ako sa inyo. Tungkol saan? Makinig kayo. May mga player na malapit nang matapos ang game. Tatlo sila sa grupo, at ang pangalan ng leader nila ay Genthro. Si Genthro? Ang bomber! Kinala niyo siya? May nakausap na akong ilang grupo. Magkikita kami sa Rocky Region, 2 kilometro sa hilagang silangan ng Masadora. Kahit makikibalita lang kayo, mabuti na rin ang pumunta. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, mukhang may kapangyarihan ang grupo ni Genthro na makumpleto na agad ang mga card. Nung sinek ko yung ranking, may hawak na silang 96 na uri ng mga card. Kailangan gumawa tayo ng hakbang para mapigilan sila. Kung may 96 na sila, 4 na lang ang kulang. Ang 4 na card na yon, ang 000 card. Ang number 2. Ang number 9. At ang number 75. Sinasabing makukuha mo lang ang 000 card pagkatapos mong maipon ang iba pang 99 cards. Ibig sabihin, ang kulang na lang talaga ng grupo ni Genthro. 3 cards. Kailangan may makakuha sa atin kahit isa sa mga 3 cards na yon para mapigilan natin sila. Sa ganung layunin, minumungkahi ko na magsama-sama tayo ng lakas. Kayag ako sa solusyon mo. May team lang dito na alangan akong isali. Ha? Teka lang sandali, Asta. Nagawa ko mga hiningi mong kondisyon sa akin. Sabi mo, dapat may mahigit na 50 uri ng card ang darating ditong team. Lahat ng nandito may ganong bilang ng card. Pero sinabi ko rin, dapat makakabuti sa bawat isa ang team na tatawagan at isasali mo. Pero yung mga batang yun, hindi ko lubos maisip kung anong kabutihan ang pwedeng ibigay sa atin. Alam mo ba, yung mga ganyang uri ng salita nakakasira sa anumang samahan. Alam namin kung anong kakayahan ng team ni Genthro. Ha? Tsaka isa pa, hawak na namin ang isang card na hanggang ngayon ay wala pa sa kanila. Ano, may angal pa kayo? Kung totoo ang sinabi mo, sabihin mo na sa amin agad kung anong kakayahan nila. Kayo naman. Ha? Patunayan niyo kung talaga makabubuti sa amin ang pagsali niyo dito. May nakolekta na kaming 71 reserve pocket cards na iba't ibang uri. Sigurado kung mas marami yun sa nakuha niyo. Para sa impormasyon tungkol sa kakayahan nila, bibigyan namin kayo ng isang rank A na card. Ngayon, may angal pa kayo? Oo, may angal ako. Ano mang oras kaya namin makakuha ng rank A na card? Hindi patas ang palitan na yun. Pwera na lang kung 2 card sa rank S o may impormasyon din kayo tulad sa amin. Ano akala mo? Magpapauto ko sa'yo? Kung ayaw mo, edi wag. Eksperto nga pala si Kilua sa labanan ng isip. Okay. Dali, sabihin mo na sa amin! Ang kakayahan ni Genthro ay tinatawag niyang Countdown at Little Flower. May kakayahan ng 2 yun na pasabugin ang target nila. Para mapagana ang countdown, kailangan niyang hawakan ng target sabay sabi ng keyword. Kaya kahit anong mangyari, huwag kayong lalapit sa kanya. Paano yan? Lagot na ako, ginawa niya sa akin yon. Sa akin din, hinawakan niya ako habang nag-uusap kami. Kapagkaramihan sa kanila, nakaharap na si Genthro. Pagkakataon na natin makakuha ng mga card. Simulan na natin ang seryosong usapan. Ang importanteng tanong, alin sa 3 cards na wala sila ang dapat pa nating i-monopolize? Hindi na pwede ang number 75 at ang number 9. Ang card number 2, yung Strip of Coast, 0 dito, ibig sabihin, wala pang nagmamayari. Ayos, pwede yun. Guidepost on. Card number 2. Nakita ko na yung lugar. Nasa South Lobby. A company, on. Nandito na tayo. Ito pala ang bayan ng Shoplabi. Malaki-laki rin ang bayan na to, ah. Simulan na natin ang pagtatanong. Strip of Coast na card? Kung ako sa inyo, huwag niyo nang subukang hanapin ang card na yon. Siguradong buhay niyo magiging kapalit. Yung mga walang alam, nagtatagal ang buhay, kaya wala akong alam. Ang narinig ko lang tungkol dun, yung mga salitang ginagamit.
Siguro kung mas marami pa ron na nalalaman mo tungkol sa number 2 card, hindi ka na pwede manatili sa mundong to. Ewan ko lang ha. Pero sa palagay ko, okay lang na sabihin ko sa inyo. Pakiusap, sabihin mo na. Mga pirata ang kumokontrol sa bayang ito. Ayon sa sabi-sabi, may isang underwater daw na kuweba malapit dito na nasa gitna ng dagat na ang tawag Dwelling of the Sea God. Yun ang pasukan ng Strip of Coast. Ayon sa alamat, maraming kayamanan ang nakatago doon. Na marinig nila ang alamat na yon, 15 piratang pumunta sa bayang ito ilang taon na ang nakararaan. Si Razor at ang 14 na Diablo yon. Yung mga taong nakakaalam ng mga palatandaan tungkol sa lokasyon ng Strip of Coast sa bayang ito, pinaslang lahat. Ang ama at kuya ko. Kaya kung magagawa niyo mapaalis ang mga pirata sa bayang ito, sasabihin ko sa inyo kung saan makikita ang Strip of Coast. Naging maayos ang takbo ng lahat. Walang problema. Kaya lalo akong nababahala. Pero nakakapagtaka. Nung huli tayong pumunta dito, wala nagsabi sa atin na kahit anong impormasyon. Si Razor at ang 14 na pirata. Pwedeng may kinalaman ng bilang ng mga player para maganap ng tuluyan ang pangyayaring sinasabi nila dito. Huh? Isipin nyo, merong 15 pirata, tapos nagkataon namang 15 rin tayo. Naiintindihan ko na, a company card ang naging susi. Ang pagdating ng 15 tao ng sabay-sabay gamit ang a company card ang isang kondisyon para maganap ang mga dapat mangyari. Sino ba kayo, ha? Inupahan namin ang lugar na ito ngayong araw. Kaya layas! May papakiusap sana kami sa inyo. Pwede ba ang umalis na kayo sa bayang ito? Tumagal-tagal na rin natin, hindi narinig yun! Alam niyo ba na yung huli nagsabi nun? Nilalango na yung buto doon sa tabing dagat! Kung pwede lang, tinurog ko na kayo ngayon. Pero ang boss lang namin ang pwedeng magpasa nun. Tigilan nyo nga rin mga pakiusap nyo. Pensahan nyo na lang kami. Pag napaalis nyo ako sa bilog na to, papayagan ko kayong makausap ang boss namin. Magsisimula ang laro natin pagpasok niya sa loob ng bilog. Wala akong pakialam kahit sabay-sabay kayong sumalakay sa akin. Sabi mo, paalisin ka lang namin sa bilog, ha? So, ang enhanced style ang bahala sa laban ko. Tagal ba? Nakabot ang ganitong level ng rin. Uy, may bubuha ka rin pala kahit konti, ha? Teka, teka! Hindi ko makinga! Sumusuko na siya sa'yo! Bakit hindi mo pa siya pinakawalan? Hindi ko ba nasabi? Matatalo ka lang pag nakalampas ka sa apoy. Kaya kahit sabihin mong suko ka na, hindi pa rin pwede sabihin talo ka na! Pumasok ka dito sa bilog para sipain ako tapos bumalik ka ulit sa labas! Ha? Kaya talo ka na! Ha? Natalo ako? Taka, taka! Hindi ko alam yan! Ulitan, ulitan! Pasubok ulit! Sige na, ulitan! Hindi pa ako talo ulit! Sige na! Daya naman eh! Sige na! Hayaan mo na, Gon! Huh? Ha? Anong balak mo? Alam kong balak mo gamitin yung final blow mo, pero hindi maganda yun. Ha? Hindi mo pa pwedeng pakita ang final blow sa harap ng maraming tao. Isa pa sa kaso mo, mahirap pag nalaman nila agad ang sandata mo. Pero maliban sa ating dalawa, wala nang iba rito makakatalo sa kanya. Si Biscuit naman, nagpapanggap ng mahina. Ako nang bahala sa isang yan. Ang tagal nyo namang magbulungan! Inantok na ako sa kahihintay sa inyo! Uy, pare. Alam mo, malakas ako eh. Anong gusto mong mangyari? Umatake ka lang kahit kailan mo gusto. Bibigyan pa kita ng partida. Pag napagalaw mo ako kahit na isang hakbang lang, ipapahayag ko sa lahat na ikaw ang panalo. Huh?
mamaya ako na to bayaran. Hoy, bata, ano ba yan? Baba! Diyan na kaya! Matapos ang laban namin dalawa. Sabi niya, mapagalaw ko lang siya ng isang hakbang, ako na lang ang panalo. Pero may isang pasong patakaran. Hindi pa siya talo hanggat hindi siya lumalapas sa apoy. Tama? Ayan, panalo na ako. Hoy! Tinginyo! Kaya ka, bata ka! Magbabayaran mo to! Malinaw ang pagkatalo mo sa laban. Kaya huwag kang pikon. Oo. Pasensya na. Sumunod kayo sa akin. Dadaling ko kayo sa boss namin. Yung dating parola, ginawa namin pilan. Dito niya tinitingnan kung may nakakapasok na tagalabas. Sino ba yung mga bisita natin? Siya ang boss ng 14 na Diablo. Si Razor. Ang dami yan ah. Sino po sila? Mga bisita, boss! Gusto nila tayong palisin sa lugar na to. Eh, disimulan na natin ang mga palang. Isa lang ang lalaro bawat game. Isang beses lang pwede manalo ang isang player. Ang unang makascore ng 8 panalo, ang winner sa contest na to. Kami ang magpapasya kung paano maglalaro. Pag nanalo kayo, alis kami sa islang to. Payag kayo? May tanong lang ako. Pag natalo kami, ano mangyayari? Umalis lang kayo rito. Yun lang talaga ang gusto namin mangyari. O sige, maglalaro kami. Okay, magaling. Ang tema ng laban natin ay sports. Hahamunin kayo ng bawat ka-team ko sa sport kung saan sila eksperto. Ako nang mauna! Makipaglaro ka sa akin, bata! Sumurasing ang laban! Halika na! Hindi, ayoko pa. Ano? Wala pa ako sa mood na yun para magpatawa. Hayaan mo, lalaban ako kapag dito na kaming panalo. Oh, tama na yan. Huwag kang magalit. Tuminaon ka lang. Ako na lang ang unang player na maglalaro. Ang sport na pinili ko, boxing. Pili na! Sino makakalabang ko, ha? Malamang makulitan na kayo sa akin, pero ipapaalala ko lang. Sa isang game lang pwede manalo ang isang player. Lilinawin ko lang, ha? Pumapayag kayong gumamit ng nen, hindi ba? Oo naman, syempre. Pwede kang gumamit nun hanggat gusto mo. Oo, sige. Ako nang lalaban sa'yo. Pamilyar ka ba sa rules ng boxing? Patulugin ang kalaban sa suntok, hindi ba? Tama yun. Pero maliban dun, meron kaming special rule. Basta na may gawa, pwedeng gumamit na sandata. Hindi! Madaya yun! Ibig sabihin, kahit pa rin pwede, basta na may gawa! Tinada pa, boxing tawak dun! Wala kayong dapat ikabahala! Kamaw lang ang ginagamit ko pag lumalaban. Inayagan ang paggamit ng nen, hindi para sa amin, kundi para sa kapakanan nyo. Pwede ka pa makipagpalit sa iba kung gusto mo. Di na. Okay na. Okay. Handa na pareho. 3 minuto ang isang round at hindi point system. Walang limit sa bilang ng round. Hanggat walang isang tumutumba, tuloy pa rin ang laban. Fight! Nahuhulaan ko ng kilos mo. Ganyan ba ang sinasabi niyo, eksperto? Nagkamali ka ng sport na pinili mo.
Nagulat ako na ilagan mo. Kung hindi mo naisip agad ang posibilidad ng ganung tira, sigurado bumagsak ka na sa canvas. Malamang isa ka sa mga nail hunter na kabilang sa emitting kind, hindi ba? Sa ganitong uri ng laro, posibleng dumistansya ang kalaban kahit sa maliit na lugar. Yun ang pinakamainam sa mga emitting handlers. Pero, nagkamali ka ng kalkula tungkol sa isang bagay na may isang mas mahusay na handler ng net sa'yo. Na isa lang bumagsak! Hindi sila mananalo sa atin! Talo tayo! Sabay sila nagkatamaan, ha? Pareho bumagsak! Ba't ganon? 1, 2, teka lang, paano nangyari yun? 4, 5, 6, 7, 8. Kaya mo man lumaban? Oo naman. 9, 10. Game over! Malinaw naman sa inyong kami nagtala ng unang panalo. Tama siya nung sinabi niyang emitting handler ako, pero mali siya nung sinabi niyang mali ang kalkula ko. Uy, Kilua, pwede bang sabihin mo sa akin? Ano ba yung nangyari kanina? Wala na to. Asa ka pa. Teleportation ang ginamit. Teleportation? Aba, hindi nakalusot sa isang yun yung ginawa ako, ah. Yung kamaulan niyang nag-teleport. Isang short uppercut ang tumama. Yung isa, maraming suntok ang pinakawalan, pero karamihan sa hangin tumama. Yung pirata, isa lang. Pero pamatay naman yung uppercut na binitiwan. Hindi niya akalaing tatamaan siya sa panga. Natulala tuloy yung tao. Kaya natula lang na matalo siya. Oo ngayon, ako naman ang maglalaro. At pinili ko sport soccer lifting. Gon, risky. Maganda nga yun. Tama ang husay ng paraan na naisip mo. Ah! Ako! Ako ang susunod na maglalaro! Nako, bata babae pa ng mga kalaba ko. Hayaan mo, hindi kita sasaktan. Pwede bang masaktan sa lifting? Ipapaliwanag ko si Rules. Yung pinakamatagal mag-soccer lift ang idedeklar ang panalo. Pero pwede kang gumamit ng nen para atakihin ang kalaban. Pwera na lang kung hawak ang bola sa kamay. Okay, maintindihan ko na. Ah, talaga? Sige. Ready? Go! Ah! Huh? Akala ko madali lang mag-soccer lift. Ang hirap pala. Sige, talo na ako. Talo na ako! Ah! Talo na ako. Daya mo! Sinadya mo huwag patalo eh! Panguhusay. Inaalam muna nila mga uri ng game sa Trolls. Naisip nilang hindi sila makakagawa ng walang panalo kung ito ang mga katim nila. Kaya nagbago sila ng plano at nangangalap na lang na impormasyon. Nakakabilibang tanong nila. Hindi pwedeng maligitin ang tatlong to. Siguradong babalik sila. At sa susunod, magsasama na sila ng mas malalakas na kakampi. Anong binabalak mong gawin ngayon? Eh di katulad din ang binabalak niyong gawin. Paghanap ng mas malalakas na kasama. Yan ang iniisip niyo kanina, kaya kayo nagpatalo. Kasi kung hindi, walang kwenta yung ginawa niyo. Ako nga pala si Gurin. Kung papayag kayo, magsama-sama na tayong apat. Para 11 player na lang ang hahanapin ko at hindi 14. Sa tingin ko, ang pinakamalakas sa mga nakalista dito, si Kuroro. Ha? Huh? Pero sabi ni Kurapika, sigurado siyang peke yung Kuroro na nakalista dyan. Kahit na! Kasi kilala pa rin niya ang pangalan ni Kuroro. Gustahan tayo, taga-Ryodan yan, oh. Malalaman lang natin yung pag nakita na natin tong taong to. Pero... kung miyembro to ng Ryodan, hindi ko siya isasaling sa team natin. Magtatanong na ako! Ikaw talaga, bakit pinahirapan mo pang sarili mo? Sigurado ako, miyembro ng Ryodan yan. Hindi lang ako interesado malaman kung sino yun. Gusto ko rin malaman kung bakit siya nandito at ginamit ang pangalan ni Kuroro. Ay, sira. Gusto mong malaman? Ano yun? Diretso mo itatanong sa kanya? Kung importante yung dahilan, hindi niya sasabihin sa atin. Oo na, sige, sira na ako kung sira. Masama ba kung gusto ko lang makasiguro? Ayos lang ba sila? Sanay nga ako, nangyayari yan palagi. Sige, bahala ka sa buhay mo! Oo, bahala talaga ako! Habang tinitingnan ko sila, para silang mga ordinaryong bata lang. Ano, tara na! Bahala ka! Basta bilisan mo lang.
A company on Kororol Lucero Falls! Aba, akalain mo. Hindi ko inaasahan may darating ako mga bisita. Kung boses na yon, si Hisuka! Mabuti na kita tayo ulit. Sinasabi ko na nga ba eh. Napakadali makita na pumaporma na kayo para lumaban. Nabigla ko, ang bilis niyong lumaki. At mukhang may natagpuan kayo mabuting master. Hindi pala ako nagkamali ng hinala. Nagbubunga ng maganda ang paglaki at pag-aaral niyo. Sabihin mo, Pinda, kuno yaro wa. Koito ga Kuroro te yatsu nano ka? Jigaun da kedo. Kimi kai? Ikaw ba ang master nila? Malamang hindi. Wala sa itsura niya eh. Siya ang master ng mga bata. Tsak na siya yung transforming kind. Sa'yo mga mata nito! O sige, ano na? Anong kailangan niyo sa akin? Ah, este, kay Kuroro pala. May gusto akong itanong sa'yo! Anong dahilan at nagpunta ka dito sa Game World? Ano kayang isasagot ko sa tanong na yun? Pag sinabi ko sa kanila ang totoo, siguradong gagawin ng dalawang to makakaya nila para mapigilan ng Nen Exorcist sa pagbibigay sa Ryodan. Sa bagay, masaya rin pag nangyari yun. Kaya lang, ayoko nang patagalin pa ang maghaharap namin ni Kuroro. Naparito ako para hanapin si Kuroro. Yung tungkol naman sa niya na nilagay ni Kurapika kay Kuroro, may paraan para maalis yun. Pag-exercise, hindi ba? Alam niyo na pala eh. Hindi na ako mahihirap ang magpaliwanag sa inyo. Asa, akala ko mabibigla sila. At ano pa? Gusto kong sabihin kay Kuroro yon. Kaya naparito ako para hanapin siya. Kaya lang, hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Tapos naalala ko na yung ilan sa mga Ryodan members may interest na sumali sa game dito. Naisip ko na sundan sila. Baka sakali may alam sila kung sa matatagpuan si Kuroro. Umaasa ako na kapag ginamit ko ang pangalan ni Kuroro, kukontakin nila ako at magkakausap kami. Oo nga pala, nakalimutan ko na sa simula pa lang nagpapanggap na siyang miyembro ng Ryodan. Masaya na kayo? O ako naman ang magtatanong ngayon, ha? May iba pa bang dahilan maliban sa pagtatanong sa akin kaya inabala niyo akong puntahan dito? Yan lang ang dahilan. Gusto niya makita yung nakasulat ng Kuroro sa personal. Excuse me. Ibigay ka sana namin sumama sa grupo namin. Naghahanap kami ng malalakas na player tulad mo. Sige, okay lang. May oras pa ako. Teka, sandali lang. Hindi ako sangayon doon. Delikado siya. Oo nga naman. Hindi mo kilala ng husto ang taong yan, Biscuit. Hindi kilala ko siya. Ewan ko ba? May nararamdaman ako sa kanya na parang pamilyar sa akin. Kasi sinungaling siya. Mas tama sigurong sabihin na meron siyang itinatago sa atin sa halip na nagsisinungaling. Paano mo naman nalaman yun? Wala lang, hinala ko lang. Ha? Hinala mo lang lahat yun? Mahigit 50 taon na ako nabubuhay sa kasinungalingan kiluwa. Kaya alam ko kung ang tao nagsasabi ng totoo o hindi. Maliban sa arte niyang ganyan, nakumbinsin na ako. Bukod sa maitinatago siya sa atin tungkol kay Kuroro, mabuti na rin yung malapit siya sa atin para nababantayan. Isa pa, malakas naman talaga siyang player, di ba? Hindi ako mapakali. Parang may masamang hangit sa likod ko. Oy, Hisuka! Mauna ka na ang lumakad sa amin. Ay, ganun? Hindi pa naman ako nababagot habang naglalakad dahil nakikita ko magaganda yung likod. Nakakatuwang tingnan. Nababagot? Sige, okay lang. May oras pa ako. Nababagot siya nun. May oras pa siya ngayon.
Ibig sabihin, hindi hinahanap ni Hisoka ang mga taga-Ryodan. Natagpuan na niyang mga yun. May katwiran palang maghinala si Biscuit na meron siyang tinatago sa amin. Nakausap na ni Hisoka ang mga miyembro ng Ryodan at may hinihintay siya sa Game World. Pero, anong hinihintay niya? Ang Nen Exorcist! Nandito sa loob ng game ang Nen Exorcist! At alam niyo ni Hisoka at ang mga miyembro ng Ryodan. Kinuha? Ano nangyari sa'yo? Hindi, wala. Wala to. Okay. Galit pa kaya siya sa akin? Hindi ko to pwedeng sabihin kay Gon. Hindi siya marunong magsinungaling. Pag napansin ni Hisoka na alam na namin ang totoo, baka bigla na lang siya umalis at mawala. Bukod sa mababawasan kami ng kasama sa laro, mawawalan din kami ng pagkakataong mapag-aralan ng kilos ng spiders. Dapat maiwasan yun. Uy, Kinuha! Ano yun? Bakit, Gon? Kanina ko pa iniisip eh. Maganda siguro kung isasama natin sa grupo si Natsuskera. Madali silang kausapin dahil alam nilang layunin natin. Pero kahit na hindi natin siya makasama, kontakin na rin natin. Baka may makuha tayo sa kanyang impormasyon at para maidagdag siya sa binder natin. Mabuti yun para mapag-aralan natin ang kilos nila. Ang binder nga pala. Gamit ang binder, makukumpirma ko kung nakontak na ni Hisoka ang mga miyembro ng Ryodan o hindi. Malalaman ko agad kung makikita ko ang listahan sa binder ni Hisoka. Hisoka! Patingin naman ang listahan sa binder mo! Huh? Listahan? Nakalista sa binder ang lahat ng players na nakilala mo dito sa Game World. Gusto ko lang makita kung may player sa listahan mo na Chusgar ang pangalan. Ah, talaga? Hindi ko alam na may ganun listahan. Anong gagawin ko para makita yun? Ayos na rin to. Kung ako ang nagtanong, may panganib na maghinala si Hisoka. Pero dahil totoo ang intensyon ni Gon, hindi siya magdududa. Gamitin mo tong card! Ipasok mo na lang sa huling page ng binder! Pagkatapos, lalabas na yung mga pangalan sa monitor! Pag tumanggi si Hisoka kung ipakita sa amin ang monitor, mapapatunayan kung totoo ang iniisip ko. Okay, book! Chusgera, Chusgera? Oh, nakalista siya! Talaga? Ito, tingnan mo. Oh, pinakita niya! Naman eh! Asan dito? Ito na nga! Wala! Wala sa listahan ni Hisoka. Maski isang miyembro ng Ryodan. Masyado lang ba akong mapaghinala? Mabuti na dyan ang pangalan niya. Hindi na tayo mahihirapan. Malamang nga! Kung sa bagay, ang pinagbasihan ko lang naman ay yung hinala ni Biscuit. Isa pa, Hisoka! Pwede mo bang i-chat tong spell? Kami na makikipag-usap sa kanya! May ganito palang card dito na kapakipakinabang. Naisahan ko na naman sila. Gamit ang magic texture ko, nakapaglagay ako ng mga peking pangalan sa ibabaw ng pangalan ng mga miyembro ng Ryodan. Tara, umalis na tayo. A company on Chusgera. Naintindihan ko. Gusto niyo kami makasama sa team para makuha ang strip of course. Tapos kukopyahin natin yon gamit ang copy card. Magandang ideya yun. Ilang kayo? Lima lahat? Oh, gaya na nakikita mo. Siyam lang tayo pag pinagsama ang team natin. Saan natin nahanapin yung kulang? Yung anim ipampupuno na lang sa kulang. Kasi mangyayari lang yung contest kung 15 ang bilang natin. Mag-recruit tayo ng mga hindi kaya makabalik sa totoong mundo gamit ang sariling kakayahan. Kaya hindi natin sila aasahang lumaban. Papayag ang mga yun kung may babalik natin sila sa totoong mundo. Ganun na nga. Pag-ahatian ng siyam na taong walong laro at kailangan may panalo yung lahat. Sa tingin niyo, magtatagumpay tayo sa kalaban? Maliban sa boss nila, sa palagi ko, mas mataas ang level ng kakayahan natin dun sa iba. Kaya magdedepende ang lahat sa kakayahan ng bawat isa. Ipakita niyo muna sa amin ang venue. Gusto namin makita bago kami magpasya kung tatanggapin namin kayo. Ibang klase yun ah. Nabaliktad ang posisyon natin. Sige, ayos lang. Tingnan yung ren ko. Wow! Ang galing ah! Gamit ang buong kapangyarihan ko, mas mataas ang naabot ko. Ang record ko sa pagtalon ay 16 meters at 80 centimeters. Alam ko na, malamang nilipat niya yung oras sa paa sa eksaktong sandali ng pagtalon niya. Kung ganun lang, subukan natin Kinuha! Ahes to! Ready? Go! Mas malayo pang narating nila kaysa sa record ko.
batang to talaga. Sa loob ng maiksing panahon, ang laki ng inundad nila. Natalo kita! Mas mataas ang talon ko! Taas! Taas! Taas pa! Magaling ang ginawa nyo. Pero hindi nyo pa rin alampasan ang record na ginawa ko sa pagtalon. Isa pa! Talon po tayo uli! Ayoko na ano! Kasi hindi ka titigil hanggat hindi ka nananalo. Sige na naman! Isa na lang! Isa na lang! Hoy, ikaw! Susgera! Nakapasa ka na sa akin! Ang bangis ng talon mo! Sige na! Isa na lang! Ang kulit! Sige na! Asam naman eh! Sorry ah. Pasensya na, mga bata pa kasi. Ang totoo niyan, naitiwala kami sa kakayahan nyo. Pero iba't ibang sport sa paglalabanan natin doon. Kaya mahalagang mailagay ang tamang tao sa tamang sport para manalo tayo. Alam niyo ba kung ano ang mga sports sa paglalabanan natin? Ito yung listahan ng 8 sports na kumpirmado namin. Uy, Kiluwa, pagbigyan mo na ako! Isa na lang, ha? Sabi ko na hindi ka titigil eh. Ayoko na! Basta panalo na ako! Duda ko, babaguhin nila mga uri ng sport na gagawin at paglalabanan base dun sa mga nangyari na nandun kami. Kung ganun, ako lang kukuha sa sport na beach volleyball. Gusto kong lumaban sa wrestling. Hindi ba sa akin yung sumo wrestling? Isa na lang! Isa na lang! Tumikil ka nga! Kulit mo eh! Ipaubayan niyo sa akin ng boxing, kayang-kaya ko yun. Alam ko kung paano tatapatan ang Lynn ang kalaban. Ay talaga? Eh paano ako? Anong sport ang sasalihan ko? Ano ka? Wala ka namang experience sa sports, hindi ba? Seryoso mo nga nilaro yung free throw, pero natalo ka. O sige, ako nalang bahala dun sa free throw. Tamang-tama naman ang kakayahan ko sa bowling. Madali ko makukuha ang perfect score na 300 gamit ang Nen. Makakaya ko rin hulaan kung anong gagawin ng kalaban. Kung ako naman, mas gusto ko yung soccer lifting. Sigurado mananalo ako kapag ginamitan ko ng bungee gum ang bola. Ako naman gusto kong lumaban sa ping pong! Ibig sabihin, ikaw na ko ng partner ko sa beach volleyball. Kung titingnan natin ang jumping ability mo, tsak na makakaya mo ang pag-atake ko. Pero wala kang silbi kung wala kang karanasan. May special training tayo. Tara! Tayo na maghahanap ng ibang miyembro na ipampupuno natin sa team. Uy! Masamang balita! Anong balita? Ang team ni Genthro! Meron ng 97 cards! Ibig sabihin, ang card na wala na lang sa kanila! Ang number 2 na Strip of Coast at ang Alexandrite of Strange Luck. Nitong nakaraang linggo, sinimulate natin ang lahat ng posibleng mangyayari at dumaan tayo sa maraming pagsasanay. Ngayong nalaman na natin nakuha na ng team ni Genthro ang 97 na third pocket cards, mas lalong hindi tayo dapat matalo. Alam na namin yon. Oo nga. Mananalo tayo! Tayo na! Maligayang pagdating! Sabi ko na babalik kayo eh. Ngayon ipakita nyo ng tunay nyong kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbibigyan, bata! Oh, puso mo, relax ka lang. Huwag na kayo magpaliwanag. Kapag handa na kayo, gusto na namin simulan ang mga laban. O sige, unang sport! Boxing ang una. Sinong gustong lumaban? Ako yun! Magaling! 3 minuto ang isang round. Matatapos lang ang laro kapag na-knockout na ang isa sa atin. Nakuha mo? Itong gamitin mo! In-fighter ang isang to, at mabilis kong nilos! Lumikit ka sa kalabang para hindi niya magamit ang emitting power niya. Dahil kukonsentrate siya sa magsangga ng mga suntok mo, mababawasan ang malaking chance na makapag-teleport siya ng suntok. Nakikita niyo yung pattern sa side ng ring? Yun ang sumusuporta sa Nen power niya. Maaaring siyang gumawa ng pattern at pinagbuhusan ng matagal na panahon para lagyan ng Nen. Ibig sabihin, limitado lang sa loob ng ring ang teleportation ability niya. Sa ganung pananaw, parang inamin na rin niya hindi ganung katatag ang kakayahan niyang dumikit at lumaban ng mano-mano. Mas mahusay si Burn sa kanya. Fighter down! Doon ka muna sa neutral corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ang nanalo sa boxing si Burry! Yay! May isang panalo na tayo! Okay! Tama na yan! Ako na ang susunod!
Ang paglalabanan naman natin, bowling! Yun ang hinihintay ko. Akong makakatapat mo sa larong bowling! Alam kong pambihira ang kakayahan sa pakikipaglaban ng tatlong yun. Ako mauna! Napakinabangan niyo ng story ng impormasyon na buhan niyo dati. Kakilag sa akin yun! Sak na magiging masaya to. Ako nang bahala sa uli. Hindi niyo na kailangan mag-alala. Pwede kayo matalo. Okay, boss. Teka, sandali! Ayoko nang makinig sa mga utos mo. Mula ngayon, sarili ko na lang ang susundin ko. Bopo ka! Hoy, Pupuet! Doon tayo mag-arap sa labas! Masakit pa rin ang ulo ko dahil sa pagsunog mo sa akin! Doon tayo sa labas? Bakit? Ililibre mo ba ako ng merienda? Magpatawa ka pa! Mamaya lang papalitadahan ko niya ang bibig mo para hindi ka na makapagsalita kahit kailan! Labag sa kontrata ang balak mo! Gusto mo bang bumalik sa kulungan? Bopo ba? Wala lang akong pakialam! Ayoko nang sumali sa ginagawa niyo! Malaking kalokohan to! Wala na ba sa inyong gustong sumali sa akin? Kayang-kaya natin talunin yung baliw na yan kung magkakaisa tayo! Anong gagawin natin? Nakatakot. Iiwas mo naman ako sa gulo. Huwag kayong matakot! Sumama na kayo sa akin! Pagkatapos natin siyang talunin, pwede tayong gumamit ng barko palabas sa islang ito! Matindi ang parusa pag nilabag ang kontrata. Sinabi ko na yun sa inyo, hindi ba? Opo, boss. Sinabi niyo man. Akala niya siguro hindi ko kayang gawin yun. Walang utak. Eh, sino ba yung mga yan? Ba't sila nagpapatayan? Baliw-baliw na yung mga taong yan! Malamang. Delikado tayo rito. Ayokong lumaban sa mga baliw na yan! Hindi. Teka sandali. Kami lang ang lalaban sa kanila. Sinabi na namin, hindi ba? Kung sakaling hindi makagawa ng walong panalo siya sa amin, makakalis kayo sa lugar na to. Hindi nyo kailangan lumaban. Totoo ba yun? Talagang hindi kami lalaban sa kanila! Kaya huwag na kayo mag-alala. Mabuti nga. Hindi talaga tayo papatol sa mga kanilihan. Kasi mas mapatay ako nga yung papatol sa kanila, di ba? Bakit ba mga bahagang puntot na nakuha kasama nila, Topo? Mga duwag na, ang dami pa sinasabi. Sa bagay na gamit din naman sila kahit papano, mas problema ang isang yun. Kakaiba ang taglay at lakas ng oran niya sa lahat base sa pagkipag-usap niya sa mga pirata kanina. Jack na isa siyang game master. O sige, ako naman sa susunod na game. Ah, pwede magsalita? Tanong ko lang, yung mamang yon patay na. Paano yung laban niya sa sumo wrestling? Ah, madali lang yan. Ikaw na ang panalo. Ang problema, hindi pa kami nagpapasa hanggang ngayon. Kung ako nga ang lalaban sa kanya. Pabihira tong batang to. Kanina lang itinipilit na siya ang lalaban sa sumo wrestling. Kahit sino sa inyo ang umako ng panalo, ayos lang. Pwede kang mamili sa mga kasama mo para maging opisyal ang bilang ng panalo nyo. Sige, ikaw na lang. Hmm? Ikaw na ang nanalo sa sumo wrestling. Ako? Apat ng panalo natin, ha? Kumaganda ang lagay natin! Okay, ang sport ko naman. Tigwalong miyembro ng bawat team ang maglalaro ng dodgeball. Nakapili na ako ng mga makakasama ko. Teka, parang malabo to. Paano malalaman ko sino nanalo? Isang tao, isang panalo, hindi ba?
Tama, isang tao, isang panalo. Kaya yung team na mananalo sa game na to, may 8 panalo na. Pabor sa inyo yun. Ngayon na intindihan ko na. Dahil si ginawang sistema ni Razor sa laban, nabalansin niya ang laro. Kaya kahit na ilang panalo ang naitala namin, bali wala pa rin. Si Razor at ang 14 na Diablo. Ang ibig sabihin ng 14 na Diablo ay ang kapangyarihan ng Nene Razor. Hindi! Ayoko harapin ang tawin sa laban! Ako rin ayoko kahit di na ako makauwi, ayos lahat! Makinig kayo! Pag nagsimula ang laro, magpatama na kayo sa bola para ma-out agad! Nagpapatawa ka ba? Pag tinamaan ako ng bola, tsak na mababatay ako! Oo nga, totoo yun! Paalalaan ako na kayo. Pangkaraniwang bola lang ang gamit ko. Pero pag nilagyan ko ng net, yung bola nagiging bala, katulad kanina. Yun na! Alis na ako! Teka, huwag kayong malis! Makakaisip kami ng lusot doon! Tayo na lang maglaro! Buhay ang nakataya, kaya dapat mahusay ang malalaro. Kung anim lang kami sa team namin, okay lang ba sa inyo? Hindi, hindi ganun yun. Game to para sa 8 players, kaya tapatan yung bilang namin. Pero ang totoo, mag-isa ka lang, di ba? Alam ko namang baliwala kahit na magprotesta ako laban sa ginawa mo. Pero kakampi mo pa rin yun! Anong nagawang kasalanan nung bababa para tratuhin na ganun? Bakit mo siya pinatay? Murder with robbery. Murder with rape. Bukod doon, nasentensya na rin siya ng hukuman dahil sangkot siya sa 11 pang mabibigat na kaso. Ang taong yan, ang isa sa lumikha ng game na to. Isa siyang game master. At isang tunay na tao. Malamang sinabopobot yung iba ay mga preso na nasa death row. Karaniwan ang nangyayari na kinukuha sila ng ibang professional hunter para magtrabaho at sumunod sa kanila. Hindi lamang lumabag si Bopobot sa kasunduan. Nanghikahit pa siya ng iba pala sumama sa kanya. Kaya pinatahimik siya. Kapag hinayaan siya makaalis, ang kumuha sa kanya ang tatanggap ng ganong kaparusahan. Kabilang ang game world sa totoong mundo. Ha? Totoong mundo? Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi ko naisip yun, ha? Hindi pumasok sa isip kong alamin yun. Ang lugar na to, totoong mundo? Kung ganon, si Jin ay... Naiintindihan ko na. Ang batang yan ay alam ni Jin. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Kung ganon, ikaw rin? Ayoko na! Ayoko na manatili dito! Alis na ako! Ayoko pang mamatay! Ayoko bagong ba tayo madami sa kanila? Bilis! Hoy, bumalik kayo! Hayaan mo na, huwag mo na silang pabalikin. Pero paano yung laro? Kulang na kayo! Maglalaro ako para sa 3 tao. Ganito rin ang ginawa mo kanina, di ba? Kaya siguro naman okay lang. Okay lang yun, walang problema. Wala sa 8 na ngayon ang laban. Hayaan yung ipaliwanag kong rules ng game. Sa simula, dapat may 7 players sa infield at may isa sa outfield. Ang unang team na maubusan ng infielder matatalo sa game. Pwede makabalik sa infield ng isang manlalaro na napunta sa outfield. Basta magsabi lang siya ng salitang back. Pero hindi pwedeng sabay-sabay pumasok. Pag may nakapasok ng isa, hindi na pwedeng pumasok ng iba. May isang mahalagang bagay sa dodgeball. Para matiyak kung paano ma-out, ginagamit namin ang bumper rule. Bumper rule? Oo. Halimbawa, pag tumama ang binatukong bola sa isa sa inyo, tapos tumama uli sa isa pang kakampi nyo, nang hindi bumabagsak sa sahit, ibig sabihin nun out na yung 2 taong tinamaan. Pero kung isa sa inyo ang nakasalo ng bola, walang ma-out sa inyo. Ngayon, iba rin kung ganito ang mangyayari. Kung sa pagtapon ko ng bola, tinamaan ang isa sa inyo tapos tumama sa isang kakampi ko nang hindi bumabagsak sa sahig, ang kakampi ko ang ma-out, hindi ang kakampi niyong tinamaan. Pero kung nakasalo ang kakampi mo ng bola, pagkatapos tumama ng isa sa amin, yung kakampi naman namin ang ma-out. Tama. Teka, para hindi ma-out, kailangan mo lang ilagan o kaya saluhin ang bola. May tanong kayo? Yung bang nasa outfield na player, pwedeng maka-out ng player sa infield? Oo, pwede yun. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa infield para maglaro. Yung outfielder lang na nagsabing back ang pwede. Ngayon, simulan na natin ang larong dodgeball. Ako si number 0 at ako ang magiging referee nyo. Magsisimula ang laro sa pamamagitan ng jump ball.
Ready? Go! Pinauubaya ako na sa inyong unang pagbata. Kaya ba, pinauna pa kami. Tanggapin nyo ngayon ang pagbati ko sa inyo! Bagsak! Magaling, may isa nang nawala. O sige, ako ulit ang titira. Two down, okay pala eh. Hindi pala tayo mahihirapan eh. Magaling! Ngayon, handa na kami. Ha? Ngayon pa lang kayo naging handa? Sinasabi ko lang na ayos na ang paghahanda namin para talunin kayo sa larong ito. Talaga? Tingnan nga natin. Etong sa'yo! Ha? Napigilan niya ng isang kamay lang? Ngayon, kami naman. Humanta na kayong lahat. Mula sa ganung layo, anong balak niya? Ang bilis! Iilagan ko. Hindi ko kaya. Pwede ko kayang saluhin. Hindi ko rin kaya. Matatamaan ako! White Green! Talagang mahusay kayo. Napunta si Goren sa outfield. Ganun pala yun. May kakayahan ka makipagpalit ng posisyon sa ginawa mong Nen Monster. Okay rin yun, ah. Kaya nagkakurug-urug naman ang Nen Monster niya. Laging ganun katindi ang resulta dahil tumatak sa isip ni Goren ang pagsalakay na ginawa ni Razor. Sa isang iglap, nalaman niya ang laki ng kaibahan ng kapangyarihan nilang dalawa. Hindi madalimali sa isip ni Goren ang ganung imahe. Imposible magawa niyon habang isinasagawa ang larong to. Hindi na siya mapapakinabangan pa. May tanong ako! Sa ganung kaso, yung Nen Monster ang na-out, hindi ba? Tama! Nangyari, palitan dahil sa Nen Power, kaya hindi yun labag sa patakaran. Kaya lang, para makabalik sa infield ang manlalarong si Goren, kailangan niyang sabihin ang salitang back. Hindi siya pwede makipagpalit sa isa pa niyang Nen Monster habang naglalaro. Ibang usapan na yon. Nakakaasar! Hindi ako pwedeng matapos sa ganitong paraan! Pwede na! Ito na kasunod! Hinasa lang! Napakabilis ng pasahan! Oh, masyado mabilis! Hindi ko matuntun ang pasahan ng bola! Diyos ka! Sa likod mo! Oh! Ah! Oh! 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 Ang bigat! Parang kasing bigat ang bowling ball! Taglay nitong kapangyarihan ni Razor nung tumama kay Tsuzgera at gumulong. Lagot na kami ngayon! Huwag mo nang pilitin kung hindi mo na kaya! Nang may sumigaw sa inyong sa likod mo, itinuon ni Tsuzgera ang lahat ng kanyang oras sa likod niya, kaya naiwasan niya ang halos nakamamatay na tira. Pero sigurado akong nananakit ng gusto ang loob ng katawan niya. Oh. Hoy! Dalhin niyo siya sa infirmary! Ayos lang ako! Huwag kayo lumakit! Huwag niyo kong hawakan! Wala na ako sa ayos. Masyado ako naging kampante sa kakayahan ko dahil ang mga pinipili kong laban ay yung alam kong ako mananalo. Kaya ito ko ngayon, nakasalampak at wala silbi. Pero kung kakayahan sa laban ang basihan, tsak na mas mahusay pa rin ako sa kanila. Kaya itong bola! Kaya pa na siya nagsaganon! Kailangan doon, hindi nga itong gawin. Oo nga, tama ka! Nakalimutan ko na maging masigasig katulad na ipinakita nila. Kailangan ko magsani ulit, magsimula sa umpisa. Sa bagay, ilang taon na rin akong hindi bumabalik sa basic training. Dapat ma-out namin sila ng ma-out. Hindi sila dapat magbigyan ng pagkakataon na kuha ang bola. Hiso ka! Okay. Akin ang bola. Ah! Oo nga pala!
bungee jump nga pala si Hisoka! Pwede niya makuha agad ang bola pagkatapos tumama sa kalaban. Susunod-sunurin na lang niya ang pagpato. O paano? Ako naman ang magsasayang ngayon. Nakakalungkot naman kung sa ganito lang matatapos ang laro. Siyempre, hindi. May tanong ako. Huh? Posible ba para sa huling player na nasa infield na magsabi ng box sa sandaling matamaan siya ng bola at makapaglaro ulit? Hindi imposible yun. Pag tinamaan ang huling player sa infield at wala nang ibang player ang natitira, automatic na talo na yung team na yon. Pero kung nasa outfield yung player at magsabi siya ng back sa sandaling tinamaan ang huling player na nasa infield, hindi pa rin sila talo. Buhay pa rin ang laro. Okay. Ibig sabihin, yung huling manlalarong tatamaan, hindi na pwedeng buhayin uli ang laro. Hisoka! Oo, alam ko na yon. Ang ihuhuli natin. Malakas ang pagbato niya ng bola. At hindi yung kayang saluhin ng iba. Eto na ako! Walang dudang malakas yan. Magkasunod na tatamaan si number 6 at 7! Oh! Ha? Huh? Yung number 13! Nagsama yung dalawa! Malakas siya. Teka lang! Pwede ba yung ginawa niya? Pwede yan. Sige, sabi mo eh. Ang kailangan natin gawin, makuha uli ang control ng bola mula sa kanya. Para mapigilan ang bolang ibabato niya. Ang bayapa ng ora nila. Napakagandang tingnan. Nagsanay nga sila ng gusto. Kaya alam, kapag ginamit ni Razor na lahat ng kanyang kapangyarihan, may kumpinsala mangyayari sa kanila. Kahit na protektahan pa nila kanilang mga sarili na bin, saka gusto mo nila makuha ang kontrol ng bola, masusugal nila ang sarili nila mga buhay. Kaya nyo pala mag-kid eh. Kung ganun, hindi kayo mamamatay. Pag tinamaan kayo nitong ipapato ko. Manda ka na. Go on. Go! Huwag gun! Ilagan mo! Mamamatay ka! Go! Kinalkula ko na ang kapal at pinatibay ang kisa minayan para sa mga larong magaganap. Sa bagay. Kahit nabutas, hindi naman tumugos ang bola sa labas. Mukhang ilang meto ang nilusot ang bola sa kisame. Naipit na sa loob yung bola. Gon! Huh? Ayos ka lang ba? Uy, Gon! Ano? Okay ka lang? Gon? Ayos lang ako. Huwag kayo mag-alala. Ang tagal mo kasing sumagot eh. Akala ko tuloy na. Paano ka na? Rinotektahan ko kasi yung kamay at ulo ko sa tira niya. Kaya nawalan ako ng balansi sa pagtayo. Ang mga kamay ko, ayos pa. Sunod sa loko na. Hindi ko na pakakawalan yung bola. Kahanga-hanga siya. Konti lang ang sugat niya. Tinatayang babagsak ang bola sa... Ang team ni Gon ang may control sa bola ngayon. Pero dahil ang kisame at padar ay bahagi na rin ng sahig, ibig sabihin out na manlalarong si Gon. Back, babalik ako sa infield para maglaro. Pero Gon, may sugat ka. Babalik ako. Pag ganyan, hindi na siya makikinig sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Kaya lang, pwede pang mamaya na magsabi ka ng back pag dalawa na lang ang bilang natin sa infield. Handa na ba ang lahat? Kung ganon, balik na ulit tayo sa laro. Gon! Habang naghihintay, pagamot niya ang sugat mo. Hindi naman siguro labag sa pata ka rin yung ganitong pasahan, hindi ba? Hindi! Ayos lang! Okay ka na? Oo. Okay na ako ngayon, salamat. Thank you.
Ayokong natatalo ng hindi man lang nakakabawi kahit papano. Hmm? Pagbabayaran mong ginawa mo, Razor! Umanda ka! Eto sa'yo! Black Green! Nagagawa pala makipagpalito itim na gorila kahit sa iba. Ngayon, bayad ka na sa utang mo. Sige na, lumakad ka na sa outfield. Mabaan na isahan mo ko rin ah. Kahit nalaot na si Razor, siguradong babalik din siya sa infield. Mahusay din si Gorin dahil napagamit niya ng box si Razor ng ganitong kaaga. Tsaka sa amin pa rin ang kontrol ng bola. Paano niya? Gorin! Kakaiba yung pinakita mong kakayahan. Kailangan mo lang papag-usayin pa. Sa pagkawala ng malay ng Nen Handler, nawala na rin ang Nen Monster. Sabi na nga ba, hindi gumagalaw ng kusa ang Nen Monster niya. Sa halip, para lamang itong may remote control. Hoy, Razor! Hmm? Ang lakas naman ng lupong madaya na ganon! Ha? Hindi naman labag sa patakaran ng pasahan ng bola ang kalaban, ah. Tsaka sa larong ito, hindi labag sa patakaran ng pagtira sa mukha ng kalaban. Kaya nga hindi ako nagreklamo sa ginawa niya sa akin, eh. Kung nalaglag sa sahig yung bola, talaga ma-out ako. Pag nagising siya habang naglalaro pa tayo, pwede niyang ibalik ang Black Ape sa infield para maglaro. Pero sa tingin ko, malabong magising niya agad. Ipapaalala ko lang, pag nagising si Gorin at wala na kayong player sa infield, tapos na ang laro natin at talo na kayo nun. Imposible na yun. Sa tindi ng tama sa kanya, malamang hindi siya makagawa agad ng Nen Monster kahit na nagising siya. Ngayon may tig-tatlong players sa infield ang bawat team. Pero malinaw na tagilid kami. Kalahati sa amin hindi na makakabalik. May isa kaming player sa outfield pero sugatan naman. Samantala, nakapwesto naman sa outfield ang mga kalaban at maaari silang umatake sa iba't ibang direksyon. Nakaposisyon ng mabuti si Razor sa infield at hindi pa rin na-out. Maliban dun, napunta na sa kalaban ang kontrol ng bola. Hindi nakakabuti sa amin ang sitwasyon. Kumanda na kayo. Eto na. Tingnan natin. Sino kaya sa inyo? Sa akin papunta. Anong gagawin ko? Pwede ko kayang saluhin. Hindi, imposible. Hindi ko kaya. Sa ganyang lakas, kaya ko ng ilagan. Umikot pa kaliwa. Tatama. Biscuit! Hizuka! Bungee gum. Baliw pala ito eh. Nilinlang ako ni Razor sa ginawa niya. Nagkunwari siyang akong gusto niyang patamaan. Yung pala si Biscuit at Hisok ang gusto niyang tirahin ng sabay. Pero hindi rin. Dahil may posibilidad na ilagan ko yung bola sa kaliwa at hindi sa kanan tulad ng ginawa ko. Kung nangyari yun, siguradong napuruhan ako. Nakakaasar. Ang player na si Biscuit, out na! Lipat na sa outfield! Ano nga, out? Nakailag siya! Bahagi ng katawan ng player ang damit? Yun pang gusto niyang sabihin? Oo, ganun na nga! Nagkamali ako. Akala ko pa naman na ilagan niyang husto yung tira. Ngayon, dalawa na lang silang natira. Mag-ingat kayo! Huwag niyo kaya mapunta sa kalaban ng bola! Back! Nagkamali
nagsabi ng backup player na si Gon. Papasok siya uli sa infield. Sa tingin niyo ayos na yung batang yan? Makakaya-kayaan niya? Hindi siya pangkaraniwang bata. Huh? Siya lang ang nag-iisang naglakas loob na humarap sa tira ni Razor. Ayos ka lang ba? Oo. Makinig ka. Huwag mong pilitin kung hindi kaya. Oo. Sabihin mo nga 1+1? Oo. Hindi na siya mapipigilan. O sige na nga. Huwag kang titigil kahit numpo ka na. Oo. Kaya mo na ba? Oo, ayos lang ako. May nadiskubre ako kanina dahil sa nangyari. Kapag naipasa ang bola sa outfielder, bumababa ng gusto ang kapangyarihan ng tira. Hindi na ako gumamit ng ko. Basta nasa luko na lang. Ibig sabihin, basta mailaga natin ang tira ni Razor, maiwasan din natin masaktan ng gusto. Parang ganun na nga. Pero pag ganun, hindi tayo mananalo. Ha? Huwag kang parang timang! Unang-una, baliwala ang panalo natin kung mamamatay naman tayo! Hindi mo ba naisip yun? Sira ka talaga! Hindi ka ba nagagalit? Ha? Kung nagkataong sa kaliwa ka umilag, maaaring namatay ka. Hindi ba tama ako? Puno na ng galit ang katawan ko. Ayokong manalo dahil sa kaiilag. Tatalunin ko siya sa tama at patas na laban. Mukhang may pinaplano ka nang gawin. Tama ka. Meron na nga. Kiluwa, pwede kang tumayo doon? Ha? Banda rito ba? Oo. Tatagam mo lang ang tayo mo at hawakan mo mabuti ang bola. Ganito? Ganyan nga. Basta kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. Alam ko na. Eto na ako! Kinuha! Ready! Isang fist first attack! Biglang bumugso ang lakas ng kanyang aura. Oh! Junkin! Punch! Number 13, out! Pag tinamaan ang kalaban at natulak sa palabas ng field, out pa rin siya kahit hindi niya pakawalan ng bola. Kaya sa team pa rin ni Nagon, mananatili ang kontrol ng bola. Yay! Bangis! Napalabas siya yung pinakamalaking Nen Monster! Kulang pa yung ginawa ko. Walang kwenta! Pero bakit mukhang hindi siya masaya? Ang totoo, parang galit pa siya. Ibang klase ang tibay ng loob ng batang yan. Kulang pa. Hindi pa kaya nung talunin si Razor. Kailangan ko na mas maraming lakas. Kiluwa! Ayos! Ulitin natin yung Gon! Ibigay mo kay Razor yung isa sa matindi mong tira. Ha? Oh! Para mapabagsak si Razor, kakailanganin ko ng mas malakas na kapangyarihan! Rin! Ibang klase! Ang tindi ng orang nilalabas niya! Hindi kaya nagsisisi ka na sa sports na pinili mo? Dahil sa larong to, pwede siyang mabigyan ng panahon para makakalat ng sapat na lakas. Makakabuti sa iyong umilag na lang. Nagpapatawa ka ba? Ihatid ang orang nilabas ko. Face first attack! Ihatid lahat sa kamao ko!
perfect punch! Hindi niya masasalo yan! Ah! Hindi ba yan ang... Receiving! Hinila niya ang sarili nung sandaling tinamaan siya ng bola. Napakahusay! Sinabayan niya ang unang pagtama sa kanya ng bola sa paghila sa sarili! Sadyang malakas ang taong to! Hindi lang ilagat sa luwang strategy sa larong to. Sorry, pero hindi nakatulong sa inyo kahit sinabi ko. Wow! Ang bangis ng ginawa niya! Pantay ang kapangyarihan ng tira ni Gon sa lakas ng taglay ni Razor. Pero ni hindi man lang umabot sa kisame yung bola. No offset yung tira dahil sa ginawang pagtanggap ni Razor sa bola nang tumama sa kanya! Ah! Ang bungee gum! Nagkamali ka ron. Dapat kasi hinawakan mo na mabuti ang bola. Ayon sa bumper rule, out na ang player na si Razor! Sa outfield ka na! Back sa laro. Sinabi ni Razor ang salitang back, pwede na siyang makabalik sa infield. Nagamit na ng parehong team ang back, tatlo laban sa dalawang laban. Ngayon, pabor na sa atin ang laro. Duda ko, Rom. Sa nakikita ko, mas nalalagay sa langanin ng team natin. Malamang hindi na kayang bumato ng hiso ka. Tama. Ni hindi na kayang sumalo ng kanang kamay niya. Siguro naman na nagpalabas sa isang matinding ora. Chuck nakakaramdam na ng pagod sa buo niyang katawan sa kasalukuyan. Maaring hindi na niya kaya magpalabas ng ganong kapangyarihan. Malabo na. Eh di kung ganon. Ang pinakamalakas na lang sa kanila ay si Kilua. Hindi. Kabaligtaran. Oh? Huh? Dahil sa nangyari, sigurado kong si Kilua ang pinakasugatan sa kanilang tatlo. Ano ibig mong sabihin? Huh? Ano? Okay ka pa ba, Gon? Oo. Pero sa tingin ko, isang beses ko na lang yun mauulit. Nasa gandang lakas ko sa suntok na yun eh. Ayos pa rin yun. Tamaan mo na siya talaga. Gagawin ko! Kung isang ulit pa, siguradong kakayanin ko pa. Kaya ko pa. Pagsuntok ni Gon sa bola gamit ang kanyang aura, halos hindi pinoprotektahan ni Kilua ang mga kamay niya. Hindi niya magawa. Ha? Imposible yun! Sa ganung kapangyarihan, para siyang human cannon? Tama. Sa halip na isang silinder ng kanon ang gamitin, ang mga kamay ni Kilua ang gumagawa ng tungkulin yun. Kapag pinotektahan ni Kilua ang mga kamay niya sa pamamagitan ng paglalabas sa matinding aura, magiging sagabal yun at hihina ang gusto ang kapangyarihan ng suntok ni Gon. Hihina din ang kapangyarihan sa bola. Para hindi mabawasan ang kapangyarihan ng suntok ni Gon, bagyang ora lamang ang ginamit ni Kilua para protekta ng mga kamay niya. Chuck na mas malaki ang pinsala sa mga kamay ni Kilua kaysa sa kanang kamay ni Hisoka. Nakakaasar! Napakalaki kong hangal! Dapat naroon ako sa infield at kasama nila! Alam ko may sapat akong kakayahan. Kaya kong pagpalitin ng ora ko mula offense papunta sa defense sa mabilis na hindi nagagawa ni Kilua. Kaya kong protekta ang mga kamay ko sa sandali susuntukin ni Gon ang bola. Teka sandali! Hisoka! Ipasa mo sa akin ang bola! Oo ba? Hindi ako magaling sa kahit anong batuhan pero ito tikpan niya! Number 2 player out! Punta sa outfield! Out niya! Ngayon, isa na lang ang natitira. Si Razor na lang. Dumating na rin tayo sa climax ng laro. Referee, time out! Huh? Bakit po ginawang choose ka ra? Huwag nyo nang pilitin kung hindi nyo kaya. Magpahinga na lang kayo dyan sa tabi. Baliwala ang sugat ko kumpara sa sakit na nararamdaman ng mga kamay mo. Referee, posible kaya lumipat sa outfield ang isang player na nasa infield kahit hindi siya na-out? Ayon sa rules ng game, posible yon. Pero sa sandaling lumipat siya sa outfield, hindi na siya makakabalik sa infield. Mabuti. Bakit nyo na itanong yon? Ano bang problema? Mamaya ako'y papaliwanag. Dito muna tayo sa tabi.
Gon, kung lalabas ka muna sa outfield, ako nang hahawak sa bola. Dahil matindi na ang pinsala sa mga kamay ni Kilua. Wala na siya sa kondisyon para mahawakan ng mabuti at matatag ang bola. Kaya ko mag-shift ng ora ng mabilisan para protekta ng mga kamay at buong katawan ko. Hayaan mong akong humawak ng bola. Tamaan mo si Razor ng suntok mula sa outfield. Yun ang tanging parang para manalo. Hindi obra yung ganon. Tama. Ano? Bakit hindi obra? Para mo kaming pinaatras sa laban. Ha? Wala ka sa kondisyon para ipilit ang ganong pangangatwiran. Hindi na ipilit ang gusto niyo, Ginong Tsusgera. Halata namang maluhati mo yung sugat. Ayos lang talaga ako. Hindi ako ganong nasaktan katulad ng iniisip niyo. Ipakita mo sa amin ang mga kamay mo. Ayos lang ako sabi. Biscuit, ano ba? Kita mo na. Sigurado matindi sakit ang nararamdaman mo ngayon. Sabi ng kaya ko pa. Makakaya kong tiisin ang isang pantira, Gon. Gon, sige na. Gawin na natin. Hindi, huwag. Gon, ikaw na magsabi sa kanya. Ano na? Anong balak mong gawin? Gon, kung lalabas ka muna sa outfield, ako nang hahawak sa bola dahil matindi na ang pinsala sa mga kamay ni Kilua. Wala na siya sa kondisyon para mahawakan ng mabuti at matatag ang bola. Ayos lang talaga ako. Hindi ako ganong nasaktan katulad ng iniisip nyo. Biscuit, ano ba? Kita mo na. Sigurado matindi sakit ang nararamdaman mo ngayon. Sabi ng kaya ko pa. Makakaya kong tiisin ng isa pang tila, Gon. Gon, sige na. Gawin na natin. Hindi, huwag. Gon. Ikaw na magsabi sa kanya. Ang totoo, alam ko ang nangyayari. Alam ko hindi na poprotekta ng kamay ni Kilua at yung tumitira ako. Ginoong Tsuskira, pasensya na kayo pero hindi po ako lalabas sa outfield. Yung bola, si Kilua lang ang dapat humawak. Kailangan si Kilua lang at wala nang iba. Kung si Biscuit o si Hisoka ang hawak, malamang hindi ko masuntok ang bola gamit ang lahat ng kapangyarihan ko. Kaya ako nakakapag-concentrate ng gusto sa bola at nailalabas ko ang lahat ng kapangyarihan ko na walang pag-aalinlangan ay dahil alam ko si Kilua ang may hawak sa bola. Siguro naman naiintindihan nyo na ngayon. Sige na, magpahinga na kayo. Kayo nang bahala. Mag-iingat kayo. Teka, Gon. Ha? Baka lang nakakalimutan mo na, ha? Kailangan muna nating mabawi kay Razor Bola bago tayo gumawa ng anumang hakbang sa pag-atake. Siyempre hindi! Hiso ka! Ah, ganun ba? Maganda nga yung naisip mo, Gon. Ewan ko lang, ha? Pero hindi ako sigurado kung kaya ko yun. Ah, talaga? Pero ako gusto kong subukan kung kaya natin. Talaga naman to! Kung ano-ano kasing kanukuha ng pumapasok sa isip mo, eh. Sige na, subukan natin, Kilua! Okay, eto na. Balik na ulit tayo sa lalo.
Oh, mga Nen Monster ni Razor! Wala lahat. Ang pura niya. Balik na sila ni Razor. Ibinaligtas sa sarili ang mga nakakalat ng aura. Ipapakita ninyo sa atin ang tunay niyang kapangyarihan. Hindi ko inaasahang magagamit. Matagal-tagal na rin. Mula na marunong ito. Hinagis niyang bola pataas. Preparasyon niyo para sa... Spike sa volleyball! Uy, tingnan niyo siyang tatlo! Huh? Nag-combine sila! Naiintindihan ko na ako ng pinabalak niyo. Ngayon, magkakasubukan tayo ng lakas. Tanggapin niyo to! Sihisok ang pumitigil sa bulang kumuha na. Itinuwan ko na suporta sa kanila. Talagang mahusay kayo. Saludo ko. Higit ang taglay nilang husay sa kapangyarihan ko. Naging matatag ang kombinasyon nilang tatlo. Dahil sa batang yun na si Kiluwa. Para mapigilan at masalong ibinato kong bola, itinuunigo ng lahat ng oras niya sa kanyang mga kamay. Kahanga-hanga ang lakas ng kanyang isip at hindi ng konsentrasyon sa paghuli ng bola. Sa eksaktong sandali ng pagtama sa kanila, binalutan agad ni Hiso ka ng bungee gum ang bola upang hindi mabitawan ni Gon. Kung wala siyang kakayahan mapakawalan sa tamang oras at mapanatili na matagal ang ganong kapangyarihan, maaaring lumipad na sa ibang lugar ang bola. At si Kiluwa naman, dahil nasa gitna siya ng dalawa, siya nagsilbing caution habang pinipilit niya manatiling nakatayo. Nagawa niya yun sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng offense at defense power ng kanyang aura. Kung masyadong konti ang dami ng oras sa katawan ni Kiluwa, hindi niya magagawa maging cushion. Maaaring naging napakalaki ng pinsala sa kanilang tatlo nung sandaling tumama sa kanila ang bola. Sa isang banda, kung kaunti naman ang orang inilagay niya sa kanyang mga paa, hindi magiging matatag ang pagkakatayo niya. Kung nangyari yun, siguradong tumalsik na silang tatlo palabas sa outfield. Para ma-allocate ang tamang ratio ng offense at defense power sa katawan at mga paa, kailangan halos eksakto ang pagpapalit-palit. 1% lamang dapat ang margin of error. Ang pagpapalit-palit ng offense at defense power ay isang basic at crucial factor sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Tanging ang kakayahang yun lamang ang nangangailangan ng malawak na karanasan at talas ng pag-iisip para may sagawa. Ang pagiging henyo ni Kiluwa nagtungo sa kakulangan niya sa karanasan, kaya niya nagawa ang ganong kahirap na kakayahan. Pambihira ang taglay ng kakayahan. Nahigit na tayo naman ang atake, Gon. Tambaabot pa ba? Waka mo niya, bola! Huwag ka magalala. Ako nang bahala dyan. Maaari kong ulit-ulitin ang pag-atake ng ganun hanggang sa mapagod sila. Pero akse lang ng oras yun. Sa susunod, pababagsakin ko na sila bago sila makapag-combine. Basta mag-concentrate ka lang sa bola, Gon. Huwag ka na mag-isip ng iba. Pagkatapos nilang umatake. Itodo mo yung ako sa kapangyarihan mo sa tirang ko. Wala silang panahon para magdikit-dikit. Titira na si Gon. Matindi ang kapangyarihan hinahati niya sa bola.
Pero sa kalagayan ko ngayon, masasalo ko pa rin ang bola nang hindi lumalabas sa infield. Pagkatapos, isa-isa ko na silang pababagsakin. Matindig ka, pangyarihan. Ang kailangan ko. Kailangan ko ngayon! Hindi pa pala todo yung ipinakita niyang lakas sa amin kanina. Ha? Huh? Kahanga-hanga pa saan to? May sana ikaw. Maging masaya. Dahil walang kaduda-dudang anak mo nga ang batang ito. Hiluwa! Itutodo ko ng lakas! Dapat lang, no? Dahil pag nag-alangan ka, lagi ka sa akin. Fist first attack! Junkin! Punch! Hindi ko inaasahan may ganyan pa siya pagkailanin. Ganun pa ba? Kaya ko pa rin sa'yo. Pero pag sinulok, matutulak ako sa labas ng portal sa kapangyarihan taglay ng bola. Hindi ko na kayang ilaga ng bola. Wala nang ibang paraan. Kailangan ko itong tanggapin. Eto na! Sige-style na naman. Sinabi sa mapapawi yung linihisok ang bola! Hindi mangyayari yun. Titiyakin kong iba magiging direksyon ng bola. Hindi rin nirehistro ng bola pabalikin na Gon. Gon! Ilagan mo! Kaya niyo pang manalo pag umilag ka! Hindi. Hindi siya iilag. Hindi siya ang tipo ng tao na gugustuhin manalo sa ganung paraan. Kinamatay siya. Dahil sa tindi ng kanyang ora, totoo ngang ibinuhos niya ang buo niyang lakas at kapangyarihan sa tirang yun. Dapat mong ipagmalaki ang bagay na yun. Kahit sa ganong paraan, nanalo ka na, Gon! Gon, hindi pwede yun. Ha? Hindi! Huwag ka na sumugal pa! Gusto ko siya matalo ng tuluyan. Yun ang sabi mo. Hindi ba, Gon? Balik sa'yo! Binuha niya ang tirador! Pinita niya ulit ang bola kay Razor! Ayos to. Matira na lang ang matibay. Ako matitira. Ayaw maalis! Tumigit ang bola! Yan ang katangian ng bungee gun. Hindi lang siya elastic. Pwede nito matibay na pandikit. Nasa outfield na player na si Razor. Sa kasamang palad, foul ang pagsalo ng bola sa outfield. Kaya out ka na. Kung ganon, ang nanalo sa larong ito, ang team ni Gon, Hiluwa at Hisoka. Wow! Ang pabilis yung tatlo! Ha? Aba, nabali pala lahat ng daliri ko. Wait! 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 Gon! Ikaw ito! Nanalo kayo! Nanalo kayo! Ha? Pero ano ba nangyari? Hindi ko maintindihan. Natalo mo ako ng tuluyan. Ah, ganun pala. Si Hisoka ang tumapos sa laban natin. Akalain mo yun. Naging utang natin kay Hisoka ang pagkapanalo natin lahat sa labang ito. Nasa pangalan nating lahat ang karangalan ng panalong to. Walang tagumpay kung kulang ng isa. Uy, Hisoka! Parang hindi ko yung nagsalita. Kayo ang nanalo. Gaya ng ipinangako namin na alis kami sa bayang ito. Ah? Oo nga pala. Nakalimutan ko na yung tungkol doon. Pero bago kami umalis, sasagutin ko yung mga tanong mo tungkol kay Jin. Jin? Ang mahigpit na bilin sa akin, huwag kang pagbigyan sa anumang laban kapag dumating ka. Sinabi niya yun? Oo. Talaga? Asa siya? Andito ba ngayon si Jin sa Game World? Mabuti pa, doon tayo mag-usap. Sige! Patingin ang mga kamay
Pareho kami ang napinsala dahil matigas ang ulo mo! Ang sama ng itsura, malamang hindi na to gumaling ng husto! Ano na? Nakikinig ka ba o hindi? Ikinalulungkot ko sabihin sa'yo na wala rito sa Game World si Jin. Hindi ko rin alam kung saan siya makikita. Ganun ba? Sa bagay, naisip ko na naman yung dati pa eh. Yun nga lang, may mga kwento ako mula sa dating panahon. Gusto mo ba marinig ang mga yun? Opo! Sige na po! Narinig mo kanina ng mga death row convicts na Bobobo at yung iba pang pirata, hindi ba? Ah? Ang totoo niyan, ganun din ako. Ah? Kasing dami ng taong pinaslang ni Bobobo ang pinaslang ko. Si Gina nakahuli at nagpakulong sa akin at nahatulan ako ng kamatayan. Pero napunta ako rito dahil kinuha ko ni Jin. Ni Jin? Ang sabi niya sa akin noon, kapag may isang tao sa mundo, kahit na isang tao lang ang nananalig at nagtitiwala sa'yo, maaari kang makawala sa dati mong magulong buhay. Si Jin ang taong yun para sa akin. Balang araw, may kilala mo rin ang anak ko. Dahil tsak na darating siya rito sa Great Island. Pagdating niya, huwag kang magatubilin talunin siya. Bale, ayos lang sa'yo kahit na mapatay ko siya. Huwag mo siya maliitin. Alalahanin mo sa akin siya nanggaling. Aalis na ako. Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Akala ko nung una, nasisiraan na ng bait ang ama mo. Biro mo, ang isang death row convict na tulad ko, madalas niyang kausapin tungkol sa isang game na gusto niyang gawin. Pinagkatiwalaan niya ako. Tapos, binigyan pa niya ako ng laya para gawin ang kahit ano sa kanyang anak. Hindi ba sira talaga? Hoy, tunga! Huwag mo kalilimutan kung sinong bumubuhay sa'yo! Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Wala kang kwenta, mga basurang tulad mo! Hindi dapat pinaniniwalaan! Hoy! Sira ulo! Halika nga rito! Halang! Basura ka! Umalis ka sa harap ko! Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Tama. Sa unang pagkakataon, nung mga sandaling yon, nung ko lang narinig na tinawag ako sa pangalan ko. Kaya naman, naiingit ako sa'yo. Nananalig at may tiwala si Jin sa iyong kakayahan, kaya kanya ibinilin sa akin. Nananalig at may tiwala rin ako sa iyong kakayahan, Gon. Kaya ginawa ko lahat para labanan ka. Pero kung wala ang mga kaibigan ko, wala akong pag-asa manalo sa iyo sa laban. Oo nga. Mahusay ang teamwork niyong magkakaibigan. John! Hmm? Sana magkita na kayo ni Jin.